dalangin ng ating Panginoon. Nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupulihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggang. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man'y naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mong alay sa akin noon hanggang ngayon. Sa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat, happy happy Sabat po ang aming pagbati sa inyo. Kumusta po kayo ngayon? Purihin po ang Panginoon sa isang napagandang umaga at araw ng Sabat. At salamat at tayo ngayon ay meron ng kuryente. Ayan, at kakasama ko po muli ang Kuya Eppie Villaruel, galing po o mula po o nag-stay po ngayon sa Amerika. Kuya Eppie, good morning po. Kumusta po kayo dyan? Mabuti mo naman, Pastor Jubi. Salamat. Good morning sa inyo at happy Sabbath. Greetings in the name of the Lord. And amen po. At tayo po'y magpupuri sa Panginoon. Higit sa lahat, tayo po ay magpipiesta uli. Yan ang magandang term na gustong-gusto kong binabanggit ng Kuya Eppie. Magpipiestahan natin ang salita ng Panginoon sapagkat yan po ang ating pagkain araw-araw, ano po, at tayong mabusog sa kanyang mga salita. Tayo po'y magpapatuloy, mga kapatid,
sa pamagitan po ng aking opening prayer. Pagkatapos ay ang ating theme song, Only Jesus, at ang kasunod ay ang pagbabahagi na at pagtatalakay ng ating morning devotional sa panguna po ng Kuya Eppie Villaruel. Tayo po mga kapatid ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming maraming salamat Panginoon sa panibago na namang araw at panibagong buhay na inyong ipinagkalom sa amin, lalo tigit sa inyong banal na Sabat na ngayong umaga. Kami pong lahat Panginoon ay mga malulusog at meron pong panampalataya at kasiglahan na mag-aral po ng inyong mga salita, Panginoon. Akin pong idinadalangin ngayong umaga, Ama, na naway maging bukas ang aming mga puso at isipan. At kilalanin namin ang aming mga sarili na mga makasalanan at nawa, Panginoon, ang inyong biyaya at kahabagan ang patuloy pong sumaamin. Higit sa lahat, ay inyong pong i-bless ang bawat isa sa aming pakikinig, sa aming panunood ng aming broadcast, lalo tigit Panginoon sa aming pagtunghay sa inyong mga salita sa pangunguna po ng inyong lingkod ang Kuya Eppie. Magpalain po siya at nawa ang banal na espiritu ang gumabay sa amin at ang inyong pong mga salita Panginoon ay maging pagkain naming espiritual. Salamat Panginoon na kami inyong sasamahan at gagabayan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panong Hesus. Amen. Amen. Showed me what's true love. He gave his life
Amen. Purihin ang Panginoon. Good morning. Magandang umaga. Maing buntag kaninyong tanan, mga kaigsuunan. Malipayong adlaw ang igpapahulay. Masaya, masigla. Magalak na araw ng kapahingahan, na araw ng Sabbath, ang mainit na pagbati sa pangalan ng Hope and Love Devotional program natin. So sa pangalan ng Power of God's Grace and Radical Reconnection, kayong lahat ay binabati natin. At sa umagang ito ay isa sa maganda, mabigat, masakit, ngunit nakakagamot ng ating spiritual na kagalagayan. So thank you Pastor Jubi at ang banal na Espiritu ang ating kasama na patuloy, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos habang kami ay kakain ng tinapay ng buhay, kinikilala namin ang presensya ng banal na Espiritu na siyang magbukas ng aming pag-uunawa na maiuwi sa aming karanasan ang katotohanan, kapangyarihan ng inyong banal na salita na aming pag-aaralan, kakainin sa umagang ito. Salamat Panginoon sa pagdinig sa aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Isang katotohanan mga kapatid na kahit anong gawin natin, yung mga nananampalataya, hindi nananampalataya, isang katotohanan lang na dito sa mundo, dalawang klase lang ang tao. Hindi yung manluloko, naluloko, hindi yon. Mga conspiracy theory lang yon. Naunahan lang kaya naloko pero bigyan ng tamang pagkakataon, gagantihan. So iisa lang, lahat manluloko, timing lang yan eh. Pero dito sa ating devotional ngayon, alam ko naman binasa nyo na ito. Paano natin tinitingnan ang ating mga sarili? Okay, ganito yun mga kapatid. Sa sinabi ko kanina, dalawang klase lang ang tao dito sa mundo. Nicodemus at Barabas. Anong ibig sabihin ko yaya pa ng Nicodemus at Barabas? Isang relihiyosong makasalanan at isang mundo, makamundong makasalanan. Saan tayo dito sa dalawang ito? Kasi isa sa pinaka successful, pinakamatagumpay na programa ni Satanas na pandaraya lalo na sa bayan ng Diyos mula pa sa Israelites sa Old Testament, sa mga Hudyo dito sa New Testament at hanggang ngayon. Dahil nandito sa atin nananahan ang kasalanan, ang pandaraya ni Satanas na pinapaniwala na tayo na kahit makasalanan tayo, meron din tayong konting kabutihan kahit papano. Ngayon, pipili tayo dito sa dalawang katotohanan. Saan tayo dito na babahagi? Kay Nicodemus o kay Barabas? Sa relihiyosong makasalanan? O sa makamundong makasalanan? So, alam ko naman na wala sa time ko pero binabati ko rin ating mga kapatid dyan sa Santa Catalina Sur, Norte at dyan sa Lutukan. Yan. At syempre lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, purihin ang Panginoon. Ipaabot natin tong balitang ito kasi ang may sakit lamang na talagang may sakit na may karamdaman, yun talaga ang desperate na nangangailangan ng manggagamot. Kaya dito sa devotional natin, isa sa mga binanggit dito na verses, isa sa mga verses na binanggit dito sa Revelation chapter 3:17. Ang bayan ng Diyos ngayon, sa totoo lang, meron tayong malaki at malubhang sakit. Yung sa tingin natin ay tayo ay mayaman, we are rich, increased of good, at wala nang kailangan. So pag sinabi natin walang kailangan, mismo si Kristo ay hindi natin kailangan. Pero meron din mga instances sa Bible na nakita nila sa sarili nila na hindi sila karapat-dapat. Kagaya ng pangyari sa mga disciples. Sabi nila, huwag kang lalapit dito, at least si Peter. Lalapit dito, hindi ako karapat-dapat. Ito, pag tayo ay pinatotohanan at gumawa yung banal na Espiritu, na magkaroon tayo ng tamang pag-iisip sa spiritual sa ating sarili, doon pa lang tayo makikita natin yung ating sarili na wala tayong magagawa sa ating sarili. So, bilang mga Kristiyano at nananampalataya,
hindi iniutos ni Lord na magsumikap tayo maging mabuti. Hindi rin inuutos ni Lord na magsumikap tayo maging matuwid. O kahit magsumikap man ang palataya, ang inuutos ni Lord, tanggapin natin, paniwalaan natin na siya lamang ang ating pag-asa, ang kanyang katwiran, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kaligtasan. Kaya yung key verse, yung anchor verse natin sa umagang ito, dito sa Philippians chapter 4, verse 19. Hindi binabanggit dito na, "And my God shall supply all your needs according to your needs." Kasi kumisan, magbibigay tayo, halimbawa, magpe-pray tayo, bibigyan tayo ni Lord sang ayon sa kailangan natin. Pero dito, ang totoo na sinasabi ng Bible, laging tinataas, nakasentro sa Diyos. At ang Panginoon ang magbibigay sa lahat ng ating pangangailangan or ng inyong pangangailangan, actually atin na ito, sangayon sa kanyang mayamang kayamanan sa kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So pag pinagpala tayo ng Panginoon, pag binigyan tayo ng Panginoon ng kung anong kailangan natin, hindi sangayon sa kailangan na kapangailangan natin, kung hindi sangayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na na kay Kristo Jesus. Tandaan natin yung word, lagi yung parari lang yan, kay Kristo Jesus. Lahat ng tinatamasa natin na kabutihan, lahat ng ini-enjoy natin, pagpapala, kagalakan, mga kung ano man ginagawa natin sa buhay natin na tinanggap natin sa Diyos, tinanggap natin yan dahil kay Kristo. Hindi sa kung anong pwede natin na kahit anuman ay qualified. Diba mga kapatid? So yan ang isa sa pinakamabigat pero maganda kasi pag binigyan tayo ng doktor ng diagnosis kung anong klaseng sakit natin, yun din ang gamot na irerisita niya na ipabibili sa atin sa butika. Hindi yung masakit yung tiyan mo, bibigyan ka ng Tylenol. O hindi makakatugma. Kaya nga sang ayon sa kanyang yaman ng kanyang isang kanyang kaluwalhatian, the riches of his glory by Jesus Christ, yun ang supply ng ating need. So ngayon, makikita na natin yung ating sarili. Mamaya ibibigay ko yung piyesta ng salita ng Panginoon. Ipaplastada lang muna natin itong katotohanan para magising ng bayan ng Diyos kasi darating ng ating Panginoon, bilib na bilib pa rin tayo sa ating sarili. Laodicean spirit pa rin tayo. Inaanyayahan na tayo ng Panginoon na bumili sa Kanya. Ang problema, mahirap tayo, pinapabili, saka na natin pag-usapan yan. Ganito yun mga kapatid. Si Martin Luther, bilang isang pari na lumaki, tumanda sa pagkaalam na ang tao ay liligtas ng Diyos sa kanyang sariling kabutihan, natuklasan niya ang biyaya, ang the amazing transforming grace ng Panginoon. Sabi niya, pag tumingin ako sa aking sarili, hindi ko alam kung paano ako maliligtas. Ngunit pag ako'y tumingin kay Kristo, syempre, He is the author and the finisher of faith, hindi ko alam kung paano ako mapapahamak. So ang ganda ng lesson natin ngayon mga kapatid ng devotional, how do we see ourselves? So wag na tayong titingin sa ating sarili. Titingin na tayo sa ating Panginoong Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Iiksiyan ko lang ito kasi introduction. Mamaya, pagbalik ko, mag-comments muna kayo dyan. Ibibigay ko yung kasama na yung dessert, lahat ng mga pagkain. Siyam na punto ang ibibigay ko sa inyo. Kung ano tayo sa ating sarili at ano tayo kay Kristo. Okay? So God bless you, Pastor. Yes po, thank you very much, Kuya Eppie, sa iyong pagbahagi, iyong kinonsize yung ating topic na how do we see ourselves, ano po, at ay dadako sa ating reflection, mga kapatid. Tunay po na ipinakita ng ating devotional ngayon na meron nga pong dalawang ori. Binanggit nga ni Kuya Eppie yung Nicodemo at ganun din yung mga
Barabas. Ano po, na dito sa ating devotional, binanggit nga po itong publican at saka ito pong tinatawag nating mga Pariseo. So dalawang uri po ng tao na ang isa ay nag-aangkin na siya ay mayaman at hindi po nangangailangan at yung isa naman ay talagang dukha. So hindi po ito pinag-uusapan dito yung kayamanan sa salapi. Kundi pinag-uusapan po dito ay sa pananampalataya at doon po sa tinatawag pagkilala sa Panginoon na kailangan po ng kaligtasan. So ito po ay sumasalamin, Kuya Eppie, sa atin pong kalagayan. Personally, halimbawa sa akin, na bilang isang pastor, ay pwede ko nga pong ipagmamalaki na sasabihin ko, aba, ay ako na may matagal na sa paglilingkod. Ako ngay nagpapastor na. Aba, ay kailangan ako talaga, ako'y banal na. At maaring hindi ko na kailangan ang ganito-gantong mga bagay. So pwede pong mangyari yon sapagkat tayo po'y tao na pwede pong magkaroon tayo ng pagmamalaki, pagmamataas sa ating sarili. Samantalang yung pong publikano na sa kanyang panalangin ay halos hindi po maitaas ang kanyang paningin doon sa Panginoon, dinadagukan ang kanyang dibdib. At sabi Panginoon, mabag ka sa akin. Samantalang yun naman pong Pariseo ay ipinagmamalaki, sabi Panginoon, sa nagpapasalamat akong ako hindi tulad. Itapunin niyo yung ikinumpir ang kanyang sarili doon sa makasalanan na sabi siya nag-aayuno, siya po ay naglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang sabi ng Panginoon, sino ba ang ginastify? Sino bang pinatawad? Ang pinatawad po ay yung publikano, yung makasalanan na inaamin ang kanyang kasalanan sa harap ng Panginoon. Kaysa po sa isang taong maaring naglilingkod, ang Pariseo po ay lingkod ng Panginoon yan. They are the teachers of the law. Pero ano pong nangyari? Hindi nila tinatanggap sa lang sarili na sila'y makasalanan at ipinagmamalaki na sapagkat sila'y naglilingkod, ay maaring sila po ay sabi mayaman sa pananampalataya. Subalit sa totoo sila po ang kaababa at dukha sa espiritu. Kaya talaga pong nariyan sa ating pagtingin sa ating sarili kung tayo ba ay maaring posible po na pag kayo ay matagal na sa pananampalataya. Kuya Epi, the more na ang ating isang kaanib ay matagal na sa pananampalataya, ay mas nadarama na yung say banal. At itong mga bagong binyagan, ang tingin natin sa mga bagong binyagan, ay naku, mga mahihina pa yan, makasalanan yan, nag-struggling. Pero sa totoo po, tayo na marahil ay matagal na sa pananampalataya, ay the more na napakarami po nating mga struggle sa buhay. Tinatakpan natin ng mga kabanalan at maaring mga religious activity. Kasi pwede po tayong maging religious, but we are not spiritual. Ano po? Kaya napakaganda ang ating devotional. Ang Diyos po ang talagang magsusupply sa ating mga pangailangan. Ang kailangan nga lamang po'y pagsuko sa Panginoon at pag-amin na talaga po tayo'y mga makasalanan. Nais ko ibalik po kay Kuya Eppie para po sa kanyang mga karagdagan pa. Okay, mga kapatid. Thank you, Pastor. Sa napakagandang follow-up, talagang solid. Kumbaga sa mga talagang matindi ang salita ng Panginoon para bigyan niya tayo ng pagkagising sa ating sarili. Bago ako magpatuloy, may tatanong muna ako. Pag binigyan tayo ng Panginoon ng 1,069 years old, na ganun kahaba, pwede ba tayo mag-produce ng buhay na matuwid para tayo ma-qualify pumunta ng langit? Talagang wala. So talagang ang Panginoon nagpumunta rito para kunin yung ating pagkatao na muhay siya ng matuwid out of the sinful nature na inassume niya sa kanyang pagkatao at hinatulan ang ating kasalanan, ang ating sarili doon sa cross ng Kalbaryo upang sa kanyang maluwalhating pagkabuhay na maguli, binigyan niya tayo ngayon ng buhay, bagong buhay kay Kristo. Hindi na yung Adamic natin. So dalawa ngayon ang tingin natin sa sarili. Ano tayo sa ating sarili na naman na kay Adam at ano tayo kay Kristo. Okay, so ibibigay ko sa inyo yung mga verses na exciting. Sa ating sarili, Ephesians chapter 2 verse 5. Sa ating sarili, sa ating likas, tayo ay mga patay sa espiritu. Ano mang bagay ang tungkol sa Diyos, wala tayong interest. Pero kay Kristo tayo ay
binuhay sa spiritual, Ephesians 2:5. Sa ating likas by nature, tayo ay makasalanan. Ngunit kay Kristo, tayo ay ginawang matuwid. Pansin ninyo mga kapatid, yung verb tense, past tense, 2 Corinthians 5:21. God made him to be sin, who knew no sin, for us that we may become the righteousness of God. Ang ganda nito mga kapatid. So this is what we are in ourselves. Spiritually dead, makasalanan. Oh. Kay Kristo tayo ay ginawang banal, Ephesians chapter 1 verse 4. Tatlo na 'yan. Sa ating sarili, tayo ay bilang tao na mamamatay. Ngunit kay Kristo, tayo ay ginawang immortal. 2 Timothy chapter 1 verse 10, tinanggal niya na yung kamatayan para bigyan tayo ng immortalidad. Hindi natin maramdaman yan sa sarili natin, pero yan ang katotohanan sa buhay natin kay Kristo. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, sa likas natin, sa ganang ating sarili, tayo ay ulubi, yung binabanggit ni Pastor kanina, hindi sa pera, kasi marami kayong pera dyan. Sasabihin lang natin na wala. Kasama talaga yung kasinungalingan dito eh. Di ba? Oh. Ulubi tayo sa Espiritu, pero kay Kristo, tayo ay ginawang mayaman. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, praise the Lord. Oh. Amen. Ano pang hahanapin natin kay Kristo? Di ba? Hmm. Kay Kristo, tayo ay hinatulang, kay sa ating sarili kay Adan, hinatulang tayo sa kamatayan. Ngunit kay Kristo, Romans chapter 5 verse 8, tayo ay inaring ganap na. Yan ang ating tunay na kalagayan kay Kristo. Amen. Naman natin yung tayo ay matuwid, hindi sa ating sarili, kung hindi kay Kristo. Okay? May tatlo na lang. Sa ganang ating sarili, tayo ay mga anak ng tao. Pero kay Kristo, ginawa tayong mga anak ng Diyos. We are all children of God. Behold, we are to God. Diba? 1 John chapter 3, verse 1. So ngayong Sabadong ito, pagpiestahan na natin yung katotohanan, kapangyarihan ng salita ng Diyos. Dalawa na lang. Ito pinakahuli ang pinakamatindi, Pastor. Amen. Itong second to the last, wala tayong ibang patutunguhan by nature kung hindi impyerno talaga. Babarbecuehin. All legal rights that we deserve is just hellbound. Pero kay Kristo, basahin niyo mga kapatid, Ephesians chapter 2 verse 6, kasama tayong pinaupo sa langit na bayan. Amen. He made sit in heavenly places in Jesus Christ. Wow. So last pastor, ito yung pinakamatindi. Dito sa mundo. Kasi hindi ko na makita pa. Ah, okay. Yung item. Hindi kita makita, Pastor. Ayan. Nawawala ko. Dito sa spiritual natin na kalagayan, tatlong klase ang beings. The Godhead, Father, Son, and Holy Spirit, angels. Tayo mga tao, we were made lower than the angels. Yan ang kalagayan natin sa ating sarili, third class citizen. Pero kay Kristo, hindi na tayo third class citizen. We are now everything that is true of Christ. We are joint heirs with Jesus Christ. Everything that is true of Christ ay totoo sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. So ganito ang tingin natin ngayon. So kung wala si Kristo, either religious sinner tayo or worldly sinner. Pero kay Kristo, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, self is already crucified and we are now a new creature in Jesus Christ. Amen. Tigilan na natin yung congratulatory spirit. Ang galing ko kumanta, ang galing ko mag-sermon, ang galing kong tumugtog ng piano, ang sipag ko sa gawain. Wala na yon. Kung meron tayong ganon, walang self-congratulatory. Lahat ng papuri, kaluwalhatian para sa Panginoon. Dito ko tatapusin, Pastor, para meron tayong time sa mga reflections ng ating mga kapatid. God bless you. We love you in the name of the Lord. Ayan. Amen po. Salamat ng marami. Kuya Eppie, talagang talaga pong atado, ano? 1, 2, 3. Ay talaga pong I'm very sure na talagang lahat po tayo ay natuto, nakinabang ngayon mga kapatid sa atin pong
Devotional. Dadako po tayo sa ating mga greetings, prayer requests, and thanksgiving. Atin pong binabati ang at least sa ating screen po ay 74 na mga nakatutok sa atin pong Facebook live broadcast po. Ano po? Yeah, good morning and happy Sabbath po sa inyong lahat. At sa atin po na mga viewers na masisipag pong mag-comment. Ayan. Good morning po sa inyo. Si Tita Divine Garcia Francisco. Aba, ito yung taga-sablayan. Ang sabi po ay thanks for the update. Aba, thank you po. Happy Sabbath po, Tita Divine. Maria Loida Maghirang. Good morning and happy Sabbath po. Ayan. Good morning, happy Sabbath. At ayan, live tayo sa Hope and Love sa ating pong Central Quezon 2 District at doon po sa aking account na Jubi Sarte Estrada. Si Richard, Brother Richard, happy Sabbath. Si Pastor Michael Dalida, aba, dito po ay nice kong batiin si Pastor Michael Dalida sapagkat siya po ay top fan ng ating Central Quezon 2 Facebook page. Ang ibig sabihin po, siya ay nag-share ng ating link at siya po ay kasama na sa mga top fan. Kung hindi ako nagkakamali ay panglabing tatlo si Pastor Michael. Ano po, salamat ng marami Pastor sa iyong suporta sa ating program. Si Habagat ng San Juan, aba, si Brother Boying, good morning and happy Sabbath. Si Ate Noemi Padalian, diyan po sa Lukban, good morning and happy Sabbath to all. Si Ate Annie Villonza, ba, salamat po. At kahapon, ako'y binigyan nito ng yellow corn, ng mais. Thank you, Ate Annie at Kuya Roy. Si Jen Lat Azul, yan, good morning. Si Ate Rami, Ami Ramos, pinagsama ko tuloy yung Rami. Ami Ramos, yan po sa US, yan, kasama ni Kuya Eppie dyan sa Amerika. Good morning and happy Sabbath po. Yan ang pagbati ni Ma'am Jen sa atin, happy Sabbath. Felicima Tunguhan, good morning everyone and happy Sabbath watching from Mahayhay Laguna. Aba, good morning po dyan sa mga taga Mahayhay Laguna, ayan, mga kapitbahay natin ng probinsya. Ayan, binabati din po kayo ni Kuya Epi. Happy Sabbath mga kapatiers. Aba, gusto ko yung mga kapatiers na yun. Ah. At Flor Imata Nanyes, good morning and happy Sabbath to all. Si Cesar Alhamra, good morning and happy Sabbath. Binabati din natin si Ate Melody De Leon. Good morning and happy Sabbath everyone. At yan po ang aking partner. Gabi-gabi po at siya po ang nagle-lecture ng health. At kagabi, ang ganda ng topic tungkol po sa mga heart disease. Ano po, kaya lamang ay nag-brown out po kami kagabi dito po sa Lutukan. Kaya we are very sorry na hindi po natapos yung ating broadcast. Subalit ngayon naman po ay nagbalik na ang ating power kaya meron tayong broadcast. Ate Shirley Azul, good morning. Zeni Margati, good morning din po. Marie Ruelda Palugme, bumabati din sa atin ng happy Sabbath. Si Myrna Imata Garcia, gandang umaga po sa lahat. Si Ate Zaida De Leon, good morning and happy Sabbath to all. At si Esmeralda Minda Quivido, ayan, lagi din pong nanood sa atin, is watching. Magandang umaga po, Pastor, at happy Sabbath, mga kapatid. Tuloy-tuloy po tayo, nanonood po sa atin si Rosemary Osaraga, happy Sabbath po. Mabic De Leon Dael, bumabati din sa atin ng good morning and happy Sabbath. Si Brother Rene at Sister Baby Sayat, ating elder dito po sa Lutukan. Happy Sabbath din po sa inyo. Si May De Castro, good morning and happy Sabbath. Mylene Lubugan, ganun din po ang pagbati. Good morning everyone and happy Sabbath. At si Rapi Baligod Orlina, happy Sabbath. Sir Rapi, ayan. Partner. Bigan ito, ayan. Ito mga partner ni Sir ni Kuya Epi sa mga gawain. Beth Opel Macasero, good morning. Maria P. Malibiran, aba, good morning and happy Sabbath. Mr. Maria Pe. Si Ma'am Febi Cada, good morning and happy Sabbath, Paki. Pray po muli ang lahat na sakit na patuloy na pagalingin ni Lord. Maraming salamat po. Yes, Ma'am Febi, araw-araw po nating isinasama sa panalangin. Okay? Yan, pagbati muli ng Kuya Epi, happy Sabbath part. Alte Jane Sadora, good morning.
si Ma'am Jocelyn Lucis Pimentel. Ayan, ito yung ipag ni Kuya Eppie. Good morning, Ma'am. Happy Sabbath po dyan sa inyo sa Rojas Oriental. Arnold Castor, happy Sabbath. Ma Wilma Baez, good morning and happy Sabbath. Si Ma'am Lita Raniola, good morning and happy Sabbath. Adelaida Malibiran, yun din pong pagbati niya. Good morning sa lahat ng mga kapatid. Nena Ismilio, happy Sabbath po sa lahat. Marlin Araga, Si Marlin Arago, good morning, Sister Marlin, dyan sa Sabang, Puerto Galera. Good morning and happy Sabbath. Si Olive Esquero, good morning po, happy Sabbath po sa ating lahat. God bless po. Si Sir Reggie Vargas Ibanez, good morning po, happy Sabbath. Praise God po sa ating lahat. Please po, pakisama sa panalangin po ang ama ko na sana ibabalik na po siya sa pagsisimba. At ang ina ko na may sakit ang kanyang kidney at na sana manormal na ang kanyang ding pag-ihi. Maraming salamat po. Yes, Sir Reggie, yung inyong mama na si Ma'am Gina Ibanez. At ngayon po ay kanyang idinagdag sa panalangin ang kanya pong ama na sana nga po ay bumalik na sa pagsimba. Si Nanay Fanny Tuzon Raniola, good morning, happy Sabbath. Morning po, Nanay Fanny. Palakas po kayo, pagaling kayo. At thank you po sa inyong mga pagpapalang ipinagkaloob. Si Ma'am Jocelyn Lucis Pimentel, happy Sabbath, Pastor at Big Bro. Yan. Please pray for some Rojas brethren na naka-quarantine. Ang ilan ay positive at ang ilan ay waiting ng swab result. Yes, Ma'am Jocelyn, ipapanalangin namin ang ating mga kapatiran. At ingat po kayo dyan, ano po, dahil pala dyan sa Rojas ay meron ng mga ilang positive. Si Ma'am Shoni Sarmento, araw-araw din pong tumututok sa atin. Good morning and happy Sabbath everyone. Pakisama po sa prayer ang aking kapatid na may sakit. Si Elizabeth Luces de Gracia, naway pagalingin na siya ng Panginoon. Salamat po. Yes, Ma'am Shoni, papanalangin po namin si Ate Beth Luces de Gracia. Ninang namin yan, Pastor. Ha, ninang po ito. Oo, kilala ko po ito. Sina Kuya Teddy. Masisikla po natin mga manggagawang literature evangelist dyan po sa pagsanghan. Yan. Pagaling po kayo, Ate Beth. Helen Binay Piñamora. Pisabat po, Pastor, at sa lahat ng mga viewers. Si Ma'am Juanita Lirag. Happy Sabbath. Watching from Lipa. Yan. Good morning, Ma'am. God bless po sa inyo. Maricel Villa Mayor, happy Sabbath. Si Ate Mabic Dael, watching at nanonood sa atin. Si Brother Ricky, yan, may mahaba-haba po siyang pagbati sa atin. Happy Sabbath sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain tayo ng lubos ng Panginoon sa pamagitan ng ating pakikinig sa kanyang salita. Salamat at nagkaroon tayo ng programang Hope and Love na pagkagising sa umaga ay ito ang bubungad. God bless us. Maraming salamat, Brother Ricky, na yung mga kasangkapan lang ng Panginoon. At God bless din sa iyong paglilingkod. Yan. Si Sister Imelda Aguga ng Santa Catalina, good morning po, happy Sabbath. At si Brother Ricky, sabi niya, pakibati ang aking mga in-invite sa programang ito. Ayan, atin pong babatiin. Si Elder Emmy Sumawang ng Santiago Church at ni Namang o Maring Mamang, Namang Elvera, Maring Manang Elvera Gallarde. Naimbag na aldaw, naimbag na Sabado sa inyo mga kakabsat dyan po sa Santiago Church. Ayan. So, salamat Brother Ricky na kayo nag-invite ng mga kapatiran natin na panoorin ang atin pong program. So ganun din, ayan, inulit po niya ito. Si Elder Emmy Sumawang at Elvera Gallardi ng San Francisco, California. Ah, yung pala sa Amerika. Malapit dyan siguro sa inyo, Kuya Epi. Happy Sabbath po sa inyo. Alam, mga 5 hours jumbo jet lang yan, Pastor, ang layo. Aba. Oo, lapit-lapit. Yan. So, good morning, happy Sabbath po sa inyo. Si Ma'am Heidi, good morning, blessed Sabbath po, Pastor Jubi and Pastor Epi and to all the viewers. Yan, good morning po. Si Ate Pedro Mesa, nanonood sa atin. Marilu Sevilla, good morning. Si Hello. Badung Jesse Esquero, happy Sabbath everyone. Si Ma'am Cathy,
Pablo sa Santa Rosa. Good morning po. Happy Sabbath po. Muli po kaming nagpapasalamat sa prayers niyo po. Naka 1 week po muli kami na walang nang gulo. Nawa po ay patuloy ng hinipo ng Panginoon ang puso ng aming lessor. Marami pong salamat. God bless. Yes po, Ma'am Cathy, kayo patuloy naming ipinapanalangin at maging mapayapa na ang inyo pong pagtuturo diyan sa inyong paaralan. Si Ate Tess Peñamante ng Panukulan. Good morning and happy Sabbath, brothers and sisters in Christ. Good morning, Ate Tess. Pagaling po agad kayo. Si Percival Babista. Yan, good morning. Aba, alam ko sa mga Babista ay mga taga-Lukban. Good morning po sa inyo diyan. Presi Mercado, diyan sa Amerika. Happy Sabbath po sa lahat ng nakikinig. At si Jean Vita Sarte. Aba, ito yung aking kamag-anak. Good morning po. Jean Vita Sarte. Ayan po. Ayan ang aking family name ng aking nanay. Ano po? Yang Sarte. Yan ang aking panggitna. Happy Sabbath din po. Esmeralda Minda Quibido. Pastor, pasama po sa panalangin ang aking pamangkin na si Annabel Quibido na siya po ay dinugo kahapon. Nawa po ay gumaling na agad siya. Salamat po. Yes po, ipapanalangin po natin si Annabel Quibido. Si Librada Martinez, nanonood po sa atin. Good morning. At si Ma Wilma Baez. Good morning po, Happy Sabbath, Pastor. Patuloy po akong pasama sa panalangin na tuluyan nang mawala ang sakit ko sa puso at manumbalik na ang dati kong kalakasan. Amen po. Nora Pasco Fidakan, good morning Pastor. Happy Sabbath Day sa inyong lahat. Si Ma'am Naning Makaraeg, yan sa Australia. Good morning po sa ating lahat. Thank you, Lord. At si Ate Shirley Azul, patuloy po nating isama sa panalangin si Nana Tinay Ascaraga na patuloy na humihingi ng panalangin para sa kanyang pagaling, sa kanyang karamdamang pinagdaraanan ngayon. Salamat po at Happy Sabbath sa ating lahat. Si Ate Noemi Padalyan, ang sabi niya, Amen. Let us pray na makita natin ang tunay nating kalagayan. It's the working of the Holy Spirit to convict us kasi akala po natin we are sufficient. Tama po, ano, reflection na ito. Kasi ang akala natin talagang tayo ay sapat-sapat na. So our prayer must be merciful to me, a sinner. We need to recognize that we need the help, or we need help from above. Jeremiah chapter 3, verse 12 and 13. Thank you very much, Ate Noemi. Napakaganda po ng iyong reflection na iyon. Si Ma'am Librada Martinez, yan po, good morning. Ika atin pong na-skip yung nakita ko pong magandang pagbati din. Si Ma'am Myrna Maestro Binavides, good morning. Nanay Lydia Di Castro Marquez, good morning and happy Sabbath po sa lahat. At Maria Susan Magtibay, happy Sabbath po. At si Ma'am Des Anga Dayo, yan ang ating mahal na teacher dyan sa Lipa. Proverbs 16:3, commit your work to the Lord and your plans will be established. Kay Jesus lamang po talaga dapat tayo titingin upang hindi tayo maligaw ng landas. All things are possible with God. Praise the Lord po. Blessed Sabbath to all. Thank you, Ma'am Des. At regards kay Sir Emmer, pagaling siya ng lubusan. Si Ma'am Flor Imata na yes, amen. Salamat, Brother Eppie at Pastor Jubi. Happy Sabbath, sabi po ni Naning Makaraig. Daisy Villaverde, good morning. Please include in your prayer GD Daya and Daisy Villaverde. More blessing. Yes po, ang mag-ina ay nagre-request po ng panalangin. Si Sir Cloyd Ramos. Aba, kumusta na, Sir Cloyd? Thank you for watching. Happy Sabbath po, Pastor Jubi sa Estrada, watching from Lipa. Thank you very much, Sir Cloyd. God bless sa inyong family. At salamat na kayo'y nakatunghay ngayon sa ating program. At pagpalain din po ang inyong mga paglilingkod. Si Ma'am Heidi De Leon, pasama po muli sa prayer si Luigi. Yan, ito po yung babae, si Luigi Espejo, na mapaglabanan po niya ang kanyang karamdaman
at patuloy po siyang hipuin ng ating Panginoon. Salamat po sa inyo, Pastor Jubi at Pastor Eppie. God bless po. You're welcome, Mama Heidi. Si Daisy Villaverde, may sakit po. Thank you. Ayan. Kaya nagre-request po sila ng panalangin. Ang aking maganda at sinitang pinsan, Kuya Eppie, nanonood sa atin, si Emmy Joy Silyar Pineda. Ayan. Blessed morning, mga kapatid, na Happy Sabbath. Ati Joy, kumusta na po kayo dyan? Dyan sa Manila, sa Pasay, ano? God bless. Salamat sa inyong panonood lagi. Ingatan kayo ng Panginoon. At pagka nagluwag at nawala na itong ating mga community quarantine, hope to see you soon. Mahal kong pinsan, Ati Joy. Moses Dabo, yan. Salamat po sa puso. Ah, ito pa, isa pa kang kamag-anak. Ako natutuwa itong aking mga kamag-anak. Kuya Epi ay full support. Tita Molly, Estrada Bunagan, Happy Sabbath, Pastor Jubi, watching from Pasig. Kumusta na po kayo? Matagal-tagal na po tayong hindi nagkikita, hindi tayo nagkakaroon ng mga reunion. Maybe po ako ay mag-organize ng Zoom. Ayan, palagay ko itong aking mga kamag-anak ay magkakaroon tayo ng Zoom para tayo mag-reunion na sa pamagitan ng virtual. Ano po? Flor Ilaw Dagos, napagaling po ng ating speaker. Ayan, batiin mo, Kuya Epi, si Ate Flor. Thank you, Pastor Jubi, for inviting him always. Ayan. Praise the Lord. Ayan, praise the Lord. God bless you. All glory to God. Yes, amen. Hindi ko na po yan ini-invite kasi talaga pong bahagi po yan ng ating program. Every Saturday na po, maliban kung may mga ilang changes o conflict ng schedule, ang Kuya Epi po ay every Saturday. At pagka misan-misan nga, pag walang speaker, ay talagang Kuya Hanga po, siya po mismo ay nagbo-volunteer. So Ate Flor, good morning. Kayo ni Kuya Larry, si Kyla, at hopefully po, maka-join uli kayo sa ating devotional. Ma'am Winona Credo, Happy Sabbath po sa inyo dyan sa San Pablo, sa ating sa South Central. May De Leon Sumia, good morning po, Happy Sabbath all, God bless. Ganon din si Ma'am Daisy, Happy Sabbath uli. At si Naning Makaraig, pakisama naman sa panalangin ng anak si Emma na aalis, maring aalis punta sa ibang bansa para magtrabaho, gabayan nawa ni Lord. Yes, Ma'am Naning, panalangin namin si Emma. Atin pong ito, si Ma'am Rosemary Usaraga, kasama po sa panalangin ang kapatid ko na confined sa ospital. Sana po negative na po result na sa COVID, siya po ay may cancer. Thanks po. Yes, Ma'am Rosemary Saraga, sama po sa namin sa panalangin. Benji Manrique Veloso, good morning. Librada Martinez, good morning. Si Ma'am Saida, sabi niya, pasasalamat po sa prayer. Magaling na po hipag ko si Rowena De Leon. Aba, praise God po. Dininig ng panalangin, ng Panginoon ang ating mga panalangin. Si Aba, ito ay ating mahal na treasurer ng South Central, Roland Pahot Pabon, si Sir Pabon. Happy Sabbath po, CQN District. Good morning po sa lahat. Good morning, Pastor Jubi. Aba, siguro yung medyo nagkamali lang ng type si Sir Pabon. Tayo po yung Central Quezon 2. Oh, ganun pa man, binabati din natin, katabi po natin yung Central Quezon 1. Sa pamahala po ni Pastor Hans Bakulod. Katabi lang yun, 1 and 2 eh. Oo, katabi lang. Wala pong problema. Right, katabi right. Po yan. At yun na may binati niya at yun naman po yung nag-good morning din sa atin, Pastor Jubi. So, Sir Pabon, good morning po. Salamat po sa inyong panunood at sa suporta. Pagpalain po ng Panginoon ang inyo pong malawak na paglilingkod dyan po sa ating South Central Luzon Conference. Si Ate Marilyn Ilaga ng Talaan, good morning. Aba, ang akin pong gwapong ninong, very supportive. Ninong Vic Hernandez, Happy Sabbath, Pastor Jubi, watching from Baco. Ayan, thank you, Ninong Vic. Kumusta na kayo ni Ninang Melly? Ayan, at sa aking mga ninong at ninang pa dyan sa Kalapan, ang Ilagan family, si Denyo family, at si Ninang Elisa Castillo. Ayan, at mga ninong-ninang dyan sa Oriental Mindoro. Happy Sabbath po. Lolit Obon, praise God, Happy Sabbath, Pastor, at sa aking Epi. Talagang binabati po kayo. Miss na kayo ng ati Lolit at ng Kuya Tony. At hopefully po, ang Kuya Epi ay makasaglit uli dito sa Pilipinas.
Wala ng COVID, sabi ng ni Ma'am Remy. Yes po, Ma'am Remy. Manalangin natin. Ayan, so marami pa nga po, kaya talaga ingat pa tayo. Ito po ay Korean ang pangalan, hindi ko mabasa. Happy Sabbath. Ayan, malagay ko yung M. Sino bang M? Si Kuya Ate Remy. Oo. Kapatid natin yan, si Gangging. Ah, hello, Ate Gangging. Hindi ko mabasa kasi Korean anyang ha sa iyo po. Sabi, Happy Sabbath, M. Regards, baka Ephraim. Ay, galing sa word na pangalang Ephraim. Regards kay Remy and Keith. Yan tawag nila sa akin doon sa Masbate. Oo, ayan. Kaya, tama, dahil sa ngalan pong Ephraim, pero mas kilala tayo sa kayo po sa tawag na na Eppie. Mm-hmm. Yan, ayan, si Sir Roland Pahot Pabon. Sir Roland, sabi niya, I stand corrected. Seek you too. Ayan, walang problema po, Sir Roland. At yan po ay talagang naunawaan natin. Ano po? So, Central Quezon 2 po ang ating district. Joy Nantes Aton, good morning. Lolit Obon, Happy Sabbath, Pastor, at sa mahusay na speaker. Ayan, itinama niya, my brother, Eppie. Praise God. Praise God po. Ayan, Sister Gina Alamag, happy, praise God and happy Sabbath. Ayan, galing talaga nga po sa South Korea, kaya naka-Korean po ang pangalan. So, watching from South Korea. Good morning po, anyong hasayo po sa lahat ng nariyan sa South Korea. Joy Nantes Atom, watching from Bicol. Aba, ito ay ating mga kapatiran dyan. Maupay, hindi maupay, Waray pala yun. Ano nga sa Bicol ito? Maray, yan, Maray na Aldaw, Maray na Sabat, sa Indong Tanan, mga tugang, dyan po sa Bicol. Ayan, at I stand corrected, I should say Central Quezon 2 District. Yan. Thank you, Sir Roland, sa panonood. Hindi ko po alam kung meron tayong na-miss si dito po sa akin, si Sister Victoria Muñoz. Ayan, good morning po. Nanonood sa atin. At sa mga iba pong hindi ko pa na hindi ko nabati dahil marahil kayo po hindi nag-comment, pero thank you very much po Merlinda Mateo, Emma Orozco, Salvador Bunsol, Renzo, Joanna Perez, Delia Imata, Jaime Rala Bravo, ayan nanon po sa atin. Rebecca Cusi, Elaine Villanueva, ayan Jabel Yuan Iracho, at Kenneth Makatangay at si Jaisel Jane Iturriaga. Ayan, halos po yan ang ating nakita. Kuya Epi, meron kayong gustong batiin? Dito lang kay, marami, pero dito kay sa aking minamahal na kapatid, kay Lolit, kay Lamalu, dyan sa Lutukan, sa isa sa pinakamadilim na yugto ng buhay ko, ako ay kanilang tinanggap, inalagaan, amen, at tinuring. Hindi kami kasi yung dugo at laman, wala yan eh. Sa espiritu at katotohanan talaga. So Lutukan, yung buong district, Central Quezon 2, Santa Catalina, Candelaria, lahat yan, tinanggap ako. Kaya I love you all, talagang purihin ang Panginoon kung anong kalagayan natin ngayon dahil sa inyong pagtanggap, pag-aalaga sa atin. Sa lahat ng mga nakinig ngayon, kay Gangging dyan sa Korea, kay Amy dyan sa Santa Catalina Norte, at sa inyong lahat, purihin ang Panginoon. Lagi tayo malapit nang dumating ang Panginoon. Ituon na natin ang mga isipan at maglingkod tayo. Isa sa mga model na district dyan, yung district nyo, Pastor, talagang supisipag sa ikatatapos na gawain ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen po. Na kahit po may pandemic, ituloy po ang ating mga care group, ang ating mga paglilingkod. Yan, purihin po ang Panginoon. Si Malin Almira, Happy Sabbath po, Pastor. Edna Marquez, at ang sabi niya, Happy Sabbath po, Pastor. 2 days na walang internet kami. O, kaya pala na hindi nakapanood, Sister Edna. Mabuti po at meron na uli kayong internet sa ngayon. Sige po, palagay ko tayo na handa na po para sa ating panalangin. Pangungunahan po tayo ni Kuya Epi at dadalhin sa Panginoon ang ating mga pasasalamat at mga kahilingan. Dakila po namin Diyos, Ama namin banal, salamat sa pagkakataong ito na inyong mga anak sa iba't ibang dako ng mundo ay inyong pinagsama upang magsamba sa inyo sa Espiritu at Katotohanan, magpiesta ng inyong banal na salita,
at ipaabot ang aming mga pagpapasalamat at mga kahilingan. Sa oras na ito ay muli naming binabalik ang papuri pagpapasalamat sa inyo na sa kabila ng aming pagiging makasalanan. Dahil sa inyong pagmamahal, ibinigay nyo ang inyong bugtong anak. Hindi pinahiram, binigay talaga para kami bigyan ng bagong buhay sa aming Panginoong Hesus. Kaya sa oras na ito, dinadala, ipinapaabot namin sa iyo, Panginoon, mga pagpapasalamat at mga kahilingan. Kahilingan ng inyong anak, aming kapatid, si Buddy Reggie, na kanyang tatay ay tumugon sa panawagan ng Banal na Espiritu, ay siya sumimbang uli, at ang kanyang naman nanay ay merong karamdaman sa kanyang kidney. Dinadalangin namin, Panginoon, na hipuin niyo siya ng inyong kanang kamay ng kagalingan. Ganun din si kaya Wilma Baez na ang kanyang kahilingan ay gumaling na magkaroon na siya ng magandang karamdaman sa kanyang sakit sa puso. At namin, Panginoon, tutugunin niyo ito sangayon sa inyong kalooban. Ganun din ang request ng inyong anak, aming kapatid, si Sakati Pablo, na nagpapasalamat, nagpupuri din sa inyo, Panginoon, na sila ay nakapagpatuloy na isang mapayapang isang linggo na naman na kasama nila kayo. Si Sister Hedy De Leon na pinapanalangin. Si Logie Despejo sa kanyang karamdaman. Ganon din ang mga kapatiran sa Rojas, Mindoro. Aming dinadalangin na ang inyong presensya ng Banal na Espiritu magdala ng kapangyarihan upang ang mga tao ay makita muli ang inyong pag-ibig, kapangyarihan, tagumpay mula sa kaaway, mga sakit at mga karamdaman. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming minamahal na ninang, si Ninang Beth Luces de Gracia, at sa kanyang karamdaman ngayon. At kasama din si Ninong Teddy, buong families, buong sambahayan ay dinadalangin namin, Panginoon, lalo na si Ninang Beth na siya ay gumaling. At ganoon din ang kahilingan ng ni Sister Rosemary Osaraga sa kanyang kapatid, na ganoon din may karamdaman din, at pagalingin niyo siya. Si Brother Joseph, ang aming kasama dito hanggang ngayon, ay meron pa siyang karamdaman. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ng bagay ay dumarating na merong dahilan at para sa ikabubuti ng bawat isa sa amin. Ganoon din si Zaida De Leon na pinapanalangin, at si Rowena De Leon. Meron man kami mga kapatid na mga nawala ng mahal sa buhay, na inyong pag-comfort sa kanila ay patuloy sa katotohanan ng inyong banal na salita at presensya ng banal na Espiritu. Tulungan kami, Panginoon, na aming palaging kilalanin ang presensya ng banal na Espiritu upang sa lahat ng aming gagawin, walang motibong pangmakasarili kung hindi lamang pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati sa inyong dakila at banal na pangalan. Dinadalangin namin din ang si Jedi Daya at yung isa pang nabanggit. At alam nyo na, mga Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Ganon din si Sister Daisy Villaverde, si Aning Makaraig na humihingi ng panalangin kay Iman. Patuloy yung pakikisama ang kanyang maranasan. Marami pa kaming hinihiling, Panginoon, ngunit mangyari ang inyong kalooban. Salamat na minsan pa kami ay inyong inimbita upang pumasok sa inyong kapahingahan. Tulungan kayo, Panginoon, na hindi lamang naming alalahanin ang araw na Sabat, kung hindi alalahanin namin ang araw na Sabat at ingatang araw na ito ang kanyang pagiging banal, dahil ito yung tanda na kayo ang aming Diyos at kami ang inyong bayan. Paiksama ng Espiritu at paggamit sa kanya na effective, powerful, and influential para sa inyong kaluwalhatian. Lahat ng mga ministries ay aming dinadalangin. Tulungan kayo, Panginoon, na aming maituon ang aming mga isip. Kami ngayon ay namumuhay na sa pinakahuling yugto ng kasaysayan ng panlibutan ito, na hindi na kami titingin sa aming sarili, kung hindi doon sa author and the finisher of our faith, the captain of our salvation, Jesus Christ. Sa aming patuloy na paglilingkod sa inyo, sa aming
punta ng bahay sambahan o anumang platform sa Zoom. Kaming lahat bilang inyong mga anak sa buong sanlibutan ay patuloy nagpapasukop sa kapangyarihan, presensya, gabay ng banal na espiritu upang sa lahat ng aming gagawin ay magbigay papuri, kaluwalhatian, kadakilaan, kabanalan sa inyong banal na pangalan. Salamat Panginoon sa pagdinig sa aming panalangin, pagpatawad sa aming mga kasalanan, katiyakan ng aming kaligtasan, at paikitungo sa bawat isa sa amin ayon sa aming pangangailangan. Itong lahat ay aming hinihiling, tinanggap, pinasapasalamatan sa matamis at makapangyarihan pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas na si Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay. Thank you very much po, Kuya Eppie. Wala nga naman. Kayo po'y aming nakasama ngayong umaga at hopefully po sa sunod nuling Sabado ay kayo po'y muli naming makasama. God bless po dyan sa inyo ni Ma'am Remy. Lalo tigit sa inyo po. Suportahan po natin ang programa po ng Radical Connection, mga paglilingkod ni Kuya Eppie. At talaga po ito'y napakaganda ng mga topic na pinag-aaralan. Meron po kayong gusto pang i-promote sa ating mga viewers? Pinapaabot ko lang yung pagpapasalamat sa Panginoon na hindi lang tayo dito sa, anong tawag ito? Itong platform natin. Meron din tayo open dito. Oh, hindi, itong StreamYard. Yes, StreamYard, Zoom. Oh. At meron din tayo mga kapatid nandito sa live Facebook na nakashare dito sa akin. So, thank you, Pastor. Sa lahat ng mga pagkayo, bless araw-araw, huwag kong kalimutan, laging ang Panginoon ang gumawa niyan. Thank you, Pastor. God bless you. And let welcome me explain myself. We love you all in the name of the Lord. Happy Sabbath. Amen. We love you din po. At mga kapatid, bago po tayo lubusang magpaalam sa ating program, ini-invite ko po kayo mamayang gabi sa ating pong series na Kamangha-manghang Katotohanan. Kasama ko po si Ate Melody De Leon sa Health Lecture at ako naman po sa Bible Study. Ito'y hanggang April 24. Kaya subaybayan po. Ipanalangin po ninyo na wala ng burnout para hindi po tayo maputol o magkaroon ng interruption ng atin pong broadcast. Happy Sabbath po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito man ay virtual, ito man ay face-to-face. Naway ang tunay na pagsamba natin sa Panginoon ang ating mararanasan. Happy Sabbath po. Ingat po. Oh, yes po. Pinapaabot ko lang bati natin si Sister Amor. Yes po. Oh, si Brother Olive Esquero dyan. At si Fortune Baltasar, Kuya Atong. Nandito sila ngayon. Yun. Ayun. Pinapaabot ko yung ating mga kasama dito. Si Marie Falogme. Apo. Yan. Edna Marquez. Ayan. Okay, po. Thank you. Yes po, yan. Atin pong pahabol ng mga pagbati nga po. Bago siguro tayo magpaalam, si Miles Perez Salangka, Marie Proel de Palogme, Adelaida Malibiran, Jacin Solestre, Perla Cabizares. Yan. So palagay ko po na bati na natin ang mga ito. At yan na nga, si Felicidad Beridiano at Amor Dadwa. Yan. Pastor, si Gina Alamag ba Tagalog to kanya ano? Sino ba? Gina Alamag. Dito po sila nag-church sa Lutukan pero ang kanila pong residence ay sa Candelaria. Okay. Sa Candelaria pero dito po sila member ng Lutukan. Okay. Lole Malu diyan sa Santa Cata Sa Lutukan. At diyan kay Amy. Regards and happy Sabbath sa lahat ng ating mga kapatid. Kay Ma'am Flor dyan, kung nandito si Ma'am Flor. Oo. Thank you, Lolit. Nandito si Remy. Salamat. Regards daw. Thank you, Be. Salamat. Ayan. Okay. Opo. At si Ma'am Lani Orbeta Mendoza. Ayan. Good morning, happy Sabbath. Sana po sa susunod ay ating makasama ang Ma'am Remy. Ano po, makita natin sa screen. Para siya rin po ay maka-join at makabati. Ano po? I don't know. Pwede ba si ma'am? Ma-request natin. Nandaan ba siya? Ayan, ma'am. Ayan, ang ganda. Happy Sabbath. Kumusta kayo? Background so, lang ma'am. Ako.
Opo, hopefully po sa sunod, maka-join kayo, mayroon kayong sariling screen. Tuwing Sabado, nakasama po namin. Ano po, para join. Okay, thank you. Ayan, so thank you very much po, Kuya Eppie at Remy. God bless po sa inyong paglilingkod dyan sa US. Amen. At ganoon din kami dito sa Pilipinas. Tayo po nagkakaisa na isulong ang gawain ng Panginoon. Pansamantala po nagpapaalam, sa ngalan po ni Brother Joseph Pasamba, ang ating pong Hope and Love Morning Devotional. Happy Sabbath po lahat. Ingat po tayo. Is never fading. No one